si Annalyn. Ma'am Moira, hinatid lang po ako ni doktor niya. Hinatid? She's one of our doctors, Moira. Eh, since on the way naman yung bahay niya, di sinabay ko na. Sinabay? Ba't kailangan mo pang umakit dito? Okay, gamit sana ako ng CR. Eh, ikaw, ba't nandito ka? None of your business. Ah, ganoon. Pag ako tinanong mo, pwede. Pero pag ikaw ang tinanong ko, it's none of my business. Ang swerte mo naman. Nakahatid ka pa ng medical director pa uwi. Check ko lang po yung CR. Huwag ka nang babalik dito. Hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Si Annalyn. At igigamit lang sana ako ng CR. RJ, pwede ba? Tigilan mo na ako sa mga palusot mo. Alam mo, okay na naman na makita tayong dalawa eh. Basta't wala tayong nasasagasaan tao. Kaso meron. Bakit pa nandito si Moira? Inaway ka ba niyan? Doc, okay na po yung CR. Naku, anak. Eh, may lakad do yung boss mo eh. Kailangan na doon niyang umalis. Diba, Doc? Magkikita pala kami ni Dr. Meneses. Sayang naman po. Gusto ko kasi po sanang magberienda din po tayo. Ipakasuelo ko po sa pagkakibig po sa akin. Pero pwede ko naman i-delay. I-text ko na lang siya. Talaga po? Tara na po. Okay lang ba? Sige. Salamat po, Doc. Napakahusay ni Dr. Tanyag, na? Oo nga eh. Alam niyang bawal makipagkita kay Lynette, ha? Ginagamit niya ngayon si Annalyn para makasimple siya ng punta rito. Eh, parang ako rin eh. Brilliant, ha? Capital B, capital R, E. Ano nga spelling yun? Basta, matalino. Oh, pare. Anong balita? Nahanap ko na yung pinahanap mo. Oh. Matandang babae ang may-ari ng kotse na yan. Single. Walang anak. So, hindi mo nahanap kung sino manliligaw ni Lynette? May talyer yung may-ari ng kotse na yan. Kaya nung araw na nakita mo yung kotse na yan, pinahiram niya ito sa isa sa mga kliyente niya. Kaya, nag-research pa ako. Napulot ko yung record ng kliyente. Doktor ang pinahanap mo. Doktor? Jose Tanyag? Bakit may dala kang bulaklak? Huwag mo sabihin may gusto ka rin sa kanya. Di ba may asawa ka na?